Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Alden Richards sa nangyayari po mismo sa kanya sa kanilang third day na yata po nila ito sa Japan, which is bumisita po sila sa mga ilang tourist destinations sa Japan, which is the Osaka and the Universal. So makikita natin dyan guys, so yung isa sa mga happenings po ngayong umaga na to sa pagka-update mismo ni Risa Fulkerson. At nagpapasalamat po tayo kay Risa Fulkerson dahil una sa lahat guys, kundi dahil po sa kanila ni Daddy Bay, ni Angel Fulkerson. At si Risa Fulkerson ay hindi natin makikita si Alden Richards kasi si Alden hindi siya talaga mahilig mag-update po sa kanyang social media accounts kapag mayroong mga privately na gala mismo. At the same time, hindi siya nagmamayde. Only sa family po niya, dahil sa family po niya, nagkakaroon ng update ng mga fans. At also guys, lahat ng taga-suporta po ni Alden Richards. Kaya nga maraming fans po ang nagpapasalamat mismo sa mga kapatid po niya at kay Daddy Bay dahil panay po ang update po nila sa kanilang social media accounts. Para nakakaroon din ng update po yung mga fans para nang sa ganun nalalaman po nila yung mga nangyayari kay Alden Richards. Siyempre concerned din po ang mga fans sa nangyayaring happenings at happiness at moment, enjoying moment with the family netong si Alden Richards. At isa po yun sa pinaka-importante po sa lahat, which is yung bonding moment with the family. Kahit sino naman guys, diba, mas pipiliin po ang mas makabonding po ang family kaysa sa ibang tao, which is si Alden Richards, mas nag-overwhelm talaga siya kapag kasama po yung family po niya. And makikita naman natin, nag-enjoy po sila sa pamamasyal mismo, treat by Kuya RJ. Nakakatawa guys, na sobrang successful ni Alden Richards. At the same time guys, lahat ng blessings po niya na natatamasa po niya ay kasama niya sa success po niya ang kanyang family, which is yun naman po talaga yung mahalaga. Kapag nagiging successful ka sa buhay, dapat kasama mo sa success mo ang family mo para mas marami pang blessings na dumating sa iyo. Ganun po ang ginagawa po ni Alden Richards, kaya hindi po tumitigil yung pagpasok po ng blessings po sa kanya sa kabila po ng mga paninira, sa kabila po ng mga pambabash ng ibang fans kay Alden Richards at sa pagsisira po sa kanyang gender, di ba? Pero at the same time, ganun pa man, still, si Alden Richards looking forward and the positivity ang kanyang hatid sa lahat po ng mga fans na sumusuporta po sa kanya. Wala talaga siyang pagsagot po sa lahat po ng bashing. Sanay na po siya sa kalakaran po ng showbiz, sa kalakaran po ng mga bashers. And at the same time, guys, lahat po ng pag-tsaka ni Alden Richards ay talagang na-fade off na. Diba guys, sobrang sipag sa trabaho, sobrang sipag na katrabaho, sobrang sipag na artista na tinutularan po ng lahat, which is marami po ang artist ang iniidolo si Alden Richards sa kabila po ng katanyagan po niya. Nasa baba pa rin po siya at nakatapak sa lupa. Hindi po siya yung totally kapag artista ka, sikat na sikat, parang nandun ka na sa tugatog ng sa kataas-taas na parang tinitingala ka ng lahat. Si Alden Richards nasa baba pa rin po siya. Down to earth pa rin po siya at kaya po nang sinasabi po ng mga kasamahan po niya sa trabaho, sa mga nakakatrabaho niya, sa mga co-artist po niya, yun po lagi po yung sinasabi patungkol po sa kanya, which is sobrang bait, sobrang down to earth. At kaya naman masasabi po natin, kaya yung blessings hindi siya tinitigilan. And until now 2023, pagpasok pa lang ng January, mayroon na agad na blessings and then the same time awards. At also guys, nominees pa siya sa maraming awards and also the esports. Diba guys, sa mga susunod na mga buwan at araw, marami pa po yan. At for sure, pagdating po ng Philippines ni Alden Richards is meron na agad na sasalubong po sa kanya na bagong trabaho. Yun po talaga isa sa mga nakikita natin na magiging sitwasyon po ni Alden Richards pagbalik po nila ng Philippines. And then the same time guys, Mid Mendoza naman po guys. So, kasi ang kutob po ng True-Blooded ADN at Aldab Nation, mga fans po sa Aldab, ha? Yung ilang mga admin sa Twitter and mga fans po ng Aldab Nation na naniniwala at talagang todo ang talagang kanilang pagsusuko. And at the same time guys, sabi nga nila is kasama nga daw po sa tour na po na yon sa Japan si Min Mendoza. Pero at the same time, makikita natin mamaya si Min sa live gaya po ng kahapon. Live po ang Itbulaga pero sinasabi po ng True-Blooded ADN, ilagay lang daw po yung live mismo dun sa EB at minsan talaga ginagawa po nila yon. And at the same time also guys, pero ngayon Thursday at sinasabi po ng ilang mga fans at True-Blooded ADN na live na po sila for Thursday, Friday and Saturday. So titingnan natin pag nandun si Min. Pag nandun si Min Mendoza,
Ibig sabihin, wala talaga sa Japan si Main. Diba? Kasi nasa Japan pa po ang family focus on. At also, 1 week po mismo ang kanilang vacation dyan po mismo sa Japan. So, i-enjoyin po mismo ng family focus on lahat po ng kaganapan mismo nila sa Japan. Kaya yung pong gala po na yan ay isa sa mga maituturing na gift ni Alden Richards for 2023 sa kanyang mga kapatid, sa kanyang tatay. And since kahit na wala po ang mommy video po niya, eh mananatili pong kasama po yon sa lahat po ng mga gala po. Gala pa po nila sa mga susunod pa ng mga out of the country trip nila ng Family Focus Zone. At si Alden Richards ang magiging isang sandata po ng Family Focus Zone para mas lalo po silang umangat sa buhay. At makikita naman natin na ginagamit po mismo ni Alden Richards ang kanyang career para mas bumongga at mas magparami pa siya ng mga negosyo. And since sikat na sikat po siya ngayon, masasabi po natin lahat po ng mga ginagawa pong pagtsatsaga at pagtatrabaho po ni Alden Richards sa hindi naman niya nakikita na talagang tatagal siya sa showbiz. Kumbaga, sinusulit niya na yung mga panahon na sikat po siya. At syempre, sasamantalahin niya po yun. Kahit naman ako, sikat na sikat ako. Sasamantalahin ko na yung mga pagkakataon at panahon na sikat ako para po makakuha pa ng maraming investment. And then, the same time, pang ninegosyo. Diba? Sa pagtsatsaga po ng dalawa, ni Main and Alden, syempre, yung kasikatan po nila, nakasagsagan po nila, na si Main Mendoza na talagang masabi po natin na magnegosyo ng 7 McDonald's. Kahit na although na hindi niya, kahit na tinatanggi po niya na hindi daw po sa kanya McDo, ay alam na po ng fans po niya, ng fans ni Main Mendoza at fans ng Aldog, which is sa kanya po yung McDo, pero tinatanggi niya po yun gaya po sa interview po niya last time. So, kumbaga, sinusulit na nga nila yung mga panahon na sikat po sila para pag madagdagan pa yung mga negosyo para pagdating pa na umalis po sila sa showbiz, is masasabi po natin na marami na po silang pagkakakitaan na kahit na although hindi na sila mag-artista, kikita po sila ng milyones. Diba? Ganyan po yung ginagawa po nila. And si Alden Richards, umalis man sa showbiz or parang sa harap ng camera, and sa likod naman ng camera siya talagang magsasucceed kasi producer na po siya ngayon ng esports, ng concert, ng totally nakikipag ano na siya sa mga director. So parang susunod niya talaga is movie, di ba guys? So yun po talaga yung isa sa mga adisikain niya na magawa mismo na hindi niya pa nagagawa. Sabi niya nga, yun po talaga yung gusto niyang maranasan po ngayong 2023. Gaya ng kanyang New Year's Resolution, yung mga bagay na hindi niya pa nagagawa ay gagawin niya po ngayon. At hindi niya pa na-experience, gagawin niya para po sa lahat po ng mga fans na nagtitiwala po sa kanya. So yun lang guys, isang update natin ngayong umaga na to. And thank you guys sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe na, hit mo na rin yung bell button para manotifikas mo susunod ko pa yung gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye guys.